Oh, okay po, Mr. Claudio. Nakakuha ko na po lahat ng details, no? Tuloy na po na. Tuloy po yung events natin na okay na po tayo sa lahat. Tuloy na tayo intindihan eh. Ano po? Ano po? Ang ingay ng aso nyo. Pasensya na po kayo. Yung mga aso po sa kapitbahay. Ang dami mga aso talaga ho dito. Uy! Maaso nyo naman! Make a business meeting ako dito. Pagbihira. Mr. Claudio, nandiyan ko ba ho ba kayo? Sir! 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 Mr. Claudio! Nawala pa yung client. Mga aso talaga to! Kailangan... Once again, at dahil dyan, pakakainin na naman namin kayo ng makabagong unboxing at product review. Ha? So, katulad ng nakita natin kanina, mga kamotek, doon sa ating intro, ha? Nakita natin yung bagong microphone. Ha? So, itong microphone na to, hindi lang siya simpleng microphone na pwedeng gamitin sa karaoke. At i-reveal natin yan kung ano ang kagandahan nito. Bakit ito relevant sa nangyayari ngayong kapaligiran dahil hindi pa tapos ang pandemic at marami sa atin ang naka-rely sa internet at sa mga online classes. At itong microphone na to, tiyak ako, bagay na bagay sa inyo. So, ano pang inaantay natin? Let's go to the unboxing! Okay, mga kamotek, eto na. No? Katulad ng sinabi ko kanina, ipapakita na natin yung i-unbox natin. At eto na siya. Op! Ayan na po ang Samson Q2U Dynamic Microphone. Okay? Ito po ang solusyon sa mga problema natin kapag nagkakaroon tayo ng mga Zoom conference, mga online studies na usong-uso ngayon. Ha? At yung mga ka-meeting natin dyan sa online, syempre gumagamit tayo ng microphone. At syempre, ang kailangan nating microphone na gagamitin, yung hindi naririnig yung mga tumatakol na aso, yung mga dumadaang tricycle, yung mga maiingay na kapitbahay, yan. Kaya ang sagot, itong microphone na ito. At ito ay hindi basta-basta microphone lang. Kasi you can directly plug this microphone into your computer. Okay? Hindi katulad ng mga regular na microphone na pang-karaoke na kapag ginamit natin sa computer ay gagamit pa tayo ng ibang device para makapasok siya doon sa computer. With this microphone, mga tropa, mga kamotek, pwede na to. So without further ado, buksan na natin. Okay. By the way, mga kamotek, kung makikita ninyo, baka i-search nyo sa mga online shop like Lazada or Shopee, itong microphone na to, makikita nyo, pag sinearch nyo yung Samson Q2U sa online, makikita nyo, microphone lang siya. Wala siyang headset. Yun ang makikita nyo doon. Sa totohanan lang. Kasi, itong special package na ito ay nabili namin sa Audiophile. Okay, sa halagang 3,800, ha? 3,800. May kasama na po siya, kompleto na po. Ayun, itong nakikita niyo na to, isa-isahin natin 'yan. Pag tinignan niyo sa Shopee, sa Lazada, microphone only, nagkakahalaga na po na mga 4,000 to 4,500. Not bad, ha? Not bad with the quality. So, ito, mas mura kasi ito po ay special lang. Special discount price lang po na nakuha namin sa Audiophile. Okay? So, bubuksan na natin. So, what's inside the box, mga kamotek? Ito na po ang kanyang box. Ha? Hindi na natin siya kailangan. So, dyan na siya. Okay? At sa loob ng box, meron siyang mga dokumento. Isa-isahin natin. Ito ang kanyang instruction, simple instruction. At of course, yung walang kamatayang warranty card at manual. Na wala na rin namang nagbabasa. At syempre, may bonus siyang CD. Ang CD na ito ay nakalagay, Music Creator. Yan, doon sa mga mahilig mag-recording. Kasi
kung hindi na itatanong, bukod sa microphone siya for mga meetings, eh pwede nyo rin itong gamitin sa recordings. So, meron siyang kasamang CD. Okay, so what's inside the box? Ito na po, mga kamotek. Sa loob ng box, unang-una, of course, yung headset. Okay. Ayan. So, ito po yung headset niya. Mamaya makikita ninyo. Detailed natin itong ano itsura. Ito is just a simple headset. Nothing special. Libre lang naman ito. Kung makikita ninyo, mga kamotek, yung kanyang ear pad or ear foam, eh medyo nagpipitak-pitak na. Kasi nga po, ito ay old stock. Kaya siya mura. Kaya binigay sa ating mura. Kasi old stock na. Pero hindi porkit old stock, ay low quality na. Hindi naman gano'n. Naitabi lang. Naitabi lang ng matagal. So, kaya siya nagbibitak-bitak. Kaya kung makikita yun sa box natin, meron siyang mga natanggal na para mga leather-leather. Okay. Ano sumunod? Eto, yung kanyang USB connector. Okay? Yung USB A to USB A to USB B. Yung pang sa microphone, sinasalpak. Meron din siyang kasamang universal mic holder. Of course, meron din siyang kasamang tripod. Siyempre, kung magpo-broadcast ka, kailangan nakatayo yan dyan. Hindi mo naman pwedeng hawakan na lang at may kausnag ko, computer ka. At yung ating microphone cable. It's an XLR to XLR microphone cable. Okay? So, ito po yung regular mic wire na tinatawag. Okay, so lalagay mo yan dyan. At kapag ipa-plug in nyo naman sa computer, ito po ang gagamitin nyo. So, ito, ikakabit natin siya dito. Meron siyang kabitan dyan para yun. Yan. Tapos, yung XLR, eto, yung isa naman, para yan sa microphone. Okay. Ayan. So, yun. Pasok, di ba? Kita nyo? Yan. Diretso na to sa amplifier or sa mixer. Okay. Tapos, meron pa siyang isang salpakan. Ito naman. Yan. Itong headset. Okay. Yun. So, pwedeng pagsabay-sabayin yung tatlo na yan. Ayan. Pwede nyo yan pagsabay-sabayin. So, ibig sabihin, ha? Ayan, oh. Kung meron kayong, kung naka-online kayo, lagyan natin yung chat. Kung naka-online, kung naka-online kayo, let's say, nakakabit na yan lahat, nakakabit yan dyan, at naka-online, ayan. Pwede kayong, yung microphone habang nagsasalita, nakarekta sa laptop or sa PC. Tapos, nakakabit sa mic, sa amplifier or sa mixer. At naka-headset. Yan. So, pwedeng-pwede rin to. Example, naggumagawa kayo ng mga video na kumakanta kayo sa YouTube or tumutugtog. So, pag kayo kumanta, nakarekta to sa mixer, naririnig nyo yung sarili nyo sa headset. At nakarekta din yung inyong signal sa papunta ng computer. So ngayon naman, susubukan naman natin ngayon itong microphone na to, itong Samson Q2U. Papalitan natin itong ating ginagamit na dynamic microphone. Titignan natin kung gaano kaganda yung kanyang quality. Okay, mga kamotek? Alright. Okay guys, here it is. We were going to put to a test itong Samson Q2U. Okay, titignan ngayon natin kung kaya niyang sumabay dito sa ginagamit nating Shure MV7, which is, by the way, mas mahal siya dito sa Samsung. Okay, this is a 15,000 microphone versus 3,800 pesos microphone. Tignan ngayon natin, okay? So, eto ngayon ang ginagamit ko, yung ating Shure MV7. Magyo-check tayo ng sound natin. Hello, sound check, 1, 2, 3. Hello, sound check, 1, 2, 3. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Leroy ay Rolex.
ang relo ni Reloy ay Rolex. Ayan, ha? So, ngayon, susubukan naman natin itong Samson Q2U. Ayan, sound check. Samson Q2U. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Ayan, guys. Alright, so makikita ninyo ang difference nilang dalawa. Babalik uli muna ako dito sa aking main microphone. So guys, no? So since itong dalawa na to is a dynamic microphone, kailangan pag nagsasalita kayo, meron kayong proximity distance na 1 inch to 3 inches lang. Okay? Beyond that, medyo magbabago na yung quality. Bakit? Pag masyadong malapit, medyo magbaka maging muffled yung tunog at yung mga pop sound, dinig na dinig yan. At pag medyo malayo naman, of course, humihina rin yung tunog. So, ang ideal distance pag gumagamit kayo ng dynamic microphone is 1 inch to 3 inch. Kaya kung makikita nyo yung mga signal natin, di ba? Ganun lang, oh, yung distance nila kasi yun talaga yun. At ang tamang paggamit is hindi yung nakadirekta ka mismo sa microphone, parang ganito. Kasi nga, yung air na pinuproduce ng mouth natin is tumatama dyan, nagkakaroon ng wind at saka yung mga pop sound. So, dapat medyo angled, yan, ganyan. Or, nakaside ka ng konti, yan, ganyan. So, ayan, uulitin ngayon natin ang ating test, ha? Again, itong ating main microphone, which is the Shure MV7 versus Samsung Q2U. Okay, dito ulit tayo. Hello, hello. Sound check, 1, 2, 3. Butike, bituka, butika. Butike, bituka, butika. Butike, bituka, butika. Ayan, ha? Balik na tayo dito sa Samsung. Sound check, 1, 2, 3. Sound check, Samsung. Butike, bituka, butika. Butike, bituka, butika. Butike, bituka, butika. Alright, okay? Ayan, guys, no? So, kung maririnig nyo, kung ma-o-observe nyo, yung Samson, or I mean, yung Shure microphone natin, medyo deep yung kanyang tunog. Okay? Medyo bassy siya. Okay? Para to sa mga radio announcer, yung mga tipong mga Ray Langit ang dating. Yan. Bagay na bagay to, no? Kasi mas nabibigyan niya ng mas strong character yung voice nyo. Likewise, ito namang Samson, hindi ko naman sinasabing hindi siya maganda, pero gusto ko yung tunog niya kasi mas more versatile siya. Mas para sa akin, feeling ko mas mukhang dynamic itong Samson kasi mas brilyo. So mas bagay siya sa ano, mas bagay siya sa mga Zoom conference, mga broadcast or yung mga even yung mga pag-YouTube at kanta-kanta or live, 'di ba? Sa tingin ko mas okay to. Guys, ang isa sa benefit nga pala ng mga ganitong klaseng microphone, the dynamic microphone is yung mga naingay sa paligid, hindi niya napipick up. Kasi unidirectional siya. Ibig sabihin, kung saan nakatapat yung microphone, doon lang niya nadidinig. Okay, likewise parang ganito. At kapag ikaw medyo palayo, humihina din yung tunog. So, ideal talaga na kapag gumagamit ka ng mga ganitong microphone is medyo malapit. Yan. Kung wala to, mga ganito lang, ganyan ang gamit ko niyan. Yan, this is the ideal distance para sa ganitong microphone. Okay, but eto nga, kino-compare natin siya. Ayan po. Okay, mga kamotek, ngayon naman, susubukan natin yung kanyang polar pattern. Ibig sabihin, iikutan natin siya ng tunog. Titignan natin kung masasagap ba niya yung mga tunog na nasa paligid o kung ano lang yung nasaan yung masasagap niyang tunog. Kasi nabanggit ko nga kanina na itong microphone na to bagay sa mga
maiingay na surroundings na hindi niya marinig. So subukan natin yan kung tama yan. At ito ngayon ang gamit nating microphone, itong ating Samson Q2U. At gagamit tayo ng cellphone, magpapatunog tayo ng 1000 Hz tone. Ayan, tabi muna natin to. Ayan guys, maririnig nyo. Ayan, ang tunog. So, habang iikot natin yan, dapat nag-iiba yung tunog o dapat nawawala yung tunog. So, tignan natin. Ayan guys, ha? Supposed to be dapat pag nasa likod, walang tunog. Dapat pag nandito sa likod, minimal. Kaya, at kapag nandito sa harap, malakas. Sa side, dapat mahina na yan. Ayan. Sa likod, dapat very minimal. Sa side, maliit lang. At nandito sa harap. Okay? So, ayun guys, no? Nakita natin ha, na nag-iiba yung tunog niya, no? Kapag ka nasa different surroundings na siya. Kasi nga, ang kanyang naririnig na tunog, eh yung nandito lang halos sa harap. Okay, beyond that, very minimal. So sabi ko nga, kung ang kapitbahay nyo ay maingay at kayo ay nakikipag-meeting sa inyong bahay, eto ang magandang microphone. Bagay na bagay ito sa inyo. Okay, mga kamotek. To sum it all, bakit okay na okay itong Samsung Q2U? Number one is dahil dynamic mic. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas malapit, mas dinig. Okay? Habang lumalayo ka, humihina yung tunog. So, ibig sabihin, kung maingay sa malayo, most likely hindi na yun maririnig dito. Okay? So, yan lang. Ganun kasimple. Number two, dun sa kanyang polar pattern na tinatawag natin na cardioid polar pattern. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya masyadong nadidinig o wala na siyang nadidinig kapag nasa likod ng gagaling yung tunog. Katulad nung ginawa natin kanina, yung tone ng telepono, inikot-ikot natin, nakita natin na habang umiikot siya, napapunta siya sa likod, nawawala yung tunog. So, ano ibig sabihin nun? Kung ang maingay ay nandoon, edi italikod mo yung microphone doon. Kung ang maingay ay nandito, edi italikod mo din yung microphone. Most likely, hindi na yun madidinig. Kasi nga, dahil sa cardioid pattern niya na, ang nasasagap niya most likely yung mga nasa harap lang. Number 3, ano pa yung nagustuhan ko dito? At isa sa mga talagang nagustuhan ko, yung kanyang USB. Yung kanyang USB input. Hindi ka na bibili ng mga sound card or anumang audio interface na alam natin na medyo pricey din yung mga yan. So, kung gagamitin mo tong microphone na to direkta sa inyong computer, just plug and play. Wala nang dadaan ng pang ibang mga aparato. Yung quality niya, ganun din naman. Halos, di ba? So, very easy. Tipid. At syempre, speaking of tipid, number 4, yung kanyang presyo. Di ba? For 3,800 na nabili namin, may kasama pang headset. 'Di ba? Magandang deal. Kung hindi niyo man mabili 'to na may headset dahil this is for just limited time, tignan niyo sa audio file baka mayroon pa. 4,000 sa online shop to 5,000. 'Di ba? May value for money, 'di ba? So, wala ka nang hanapin pa. Matibay, bakal at sigurado ko tatagal 'to. Okay, tatagal 'to kasi Samsung din naman eh. Samsung is kilala yan sa mga microphones. So, again, dun sa mga kamotek natin na nag-zoom ngayon sa mga meetings natin, yung mga online education, kailangan yan. At dun sa mga tropa pips natin dyan na mahilig mag-concert sa YouTube at mag-FB Live, bagay na bagay sa inyo to. Okay? So, with that guys, ha? Maraming salamat ha, at sana sa susunod na video natin ay sundan nyo uli kami, panoorin nyo uli natin ang ating susunod na i-unbox at i-review. At maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat tayo lagi ha.